Hi everyone! Welcome back sa aming vlog. Today, ang vlog na ito ay about sa US immigration experience ko noong dumating ako dito sa US. So, yung port of entry ko ay California, LAX, and yung flight ko ay June 7, 2023. So, direct flight yon and nag-book kami sa PAL. Initially, ang flight ko ay June 30, 2023. Pero, nirebook namin nung biglang nagkaroon ng available na interview appointment sa US Embassy na noong May 25, 2023. So, inestimate namin yung dating ng visa kasi sobrang confident kami na papasa nga ako sa interview. Kaya June 7, nung nirebook namin yung flight, meron siyang $200 na charge for changing your flight. So, huwag kayong maniniwala na unlimited rebooking. Kasi unlimited rebooking nga siya, pero they will charge you kung ano yung difference ng flight mo. Kung ano yung difference price ng flight mo sa previous na nibook mo. So, ingat lang kayo kasi initially, $1,400 yung one-way ticket ko. Tapos, $980 yung June 7 na flight ko. And plus $200 charge noong pag-change ko ng or pag-rebook ko ng flight. Nag-board kami noong 10 p.m. So, delay ng 1 hour yung flight ko. Dapat 9 p.m. boarding, yung boarding namin. Pero, naging 10 p.m. Delay siya ng 1 hour. Pero sa akin, okay lang. Kasi, gabi naman yun. And, tutulog lang ako. And, wala namang case sa akin kung mag-change. Madelay siya ng 1 hour. At least, hindi 4 hours, di ba? So, 14 hours yung flight. Nag-land yung plane namin noong 7:30 p.m. June 7, 2023. So, meron akong ilang photos and videos dito. Pero kasi noong sa immigration, bawal talaga mag-picture and video. Meron lang akong isang video para makita nyo. So, pagbabang pababa nyo, kung galing, kung ang sasakyan nyo ay PAL at direct flight, may mga arrows naman. Idadirect nila kayo doon sa US Customs and Immigration. Suggestion ko po ay huwag kayong magsuot ng heels kasi sobrang, kung pala sasakyan nyo, sobrang layo ng lalakarin nyo hanggang immigration. Hindi ko po alam sa ibang airlines kasi hindi ko pa na-try. Pero, piliin nyo po yung mas comfortable kayo kasi sobrang haba ng lakarin. Tapos, may hand carry pa kayo. So, ang hand carry ko at that time is isang shoulder bag. Nandun yung aking expandable envelope at documents ko. Kasi, wala po kayong access sa inyong check-in bag agad. Kaya, pag may kakailanganin sa inyong documents, dapat nandun sa lahat sa envelope na yun. So, pagdating ko sa pila, sobrang haba. Magkaiba po ang pila ng US resident at green card / visiting visa. Mas mahaba po ang pila ng visiting visa / green card. Nakapila akong 8:15 p.m. and natapos ako ng 9 p.m. So, parang almost 30 to 45 minutes din po yung ginugol ko dun. So, pagkapila ko, sobrang ngalay na ngalay po ako. As in, kasi nag-sandals nga ako. Kasi nga, kala ko sobrang init. Sabi ni babe ay, summer daw. Pagdating ko doon, sobrang lamig. Kasi yun yung unusual summer nila. Gloomy yung weather, tapos ang lamig, kasi mahangin. Then yun, nung pagkipila ko, nandun ako sa visiting visa / green card na pila. Like, hundreds yung pila. Sobrang dami. As in. Tapos, nung parang, ano na lang po, 10 na lang yung nasa unahan ko, biglang pinalipat ako sa US resident na pila.
kasi po, kukunti na lang yung nakapila doon. Mabilis po silang mag-process doon, pero nung 10 na lang, 10 o 12 na lang yung nasa unahan ko, biglang binuksan yung harang doon sa kabilang US resident and doon kami pinapila. Siguro 10 kami pinapila doon and ako yung nasa unahan. So, tuwan-tuwa ako kasi may interview agad ako. Pero hindi po ako kinabahan ng interview ko kasi ang iisip ko naman, mas mabait yung immigration sa ibang bansa. And totoo nga po, ang bait ng immigration sa ibang bansa. Hiningi yung passport ko, din binigay ko po. Tapos sabi niya, anong kind of visa? K-1 or fiancé visa. Yun po yung sabi ko. Tapos tinignan niya yung page na merong US visa ko. Nandun yung K-1 visa ko. Then, do you have the yellow packet? Yes, I have that, sir. Then, kinuha ko sa expandable envelope and binigay ko. Pinrasis niya na, in-scan niya. Tapos, binuksan niya yung yellow packet ko, ganun. Tapos, nung ibinalik niya yung passport ko, may stamp na, tapos binuksan niya. In-explain niya sa akin yung doon, sabi niya. Ilalagyan niya to ng stamp at date. Yung date na yon, yun yung date kung kailan may i-expire ang aking visa. So, dapat daw ay makasal ako before mag-end yung aking visa. Kasi nga, fiancé visa yung akin. Then, after nun, sabi ko, how about the yellow packet, sir? Sabi niya, kanya na daw yung yellow packet kasi ipaprocess nila yon. Kasi akala ko kukunin ko pa. Tapos, may follow-up question siya, sabi niya, do you have anything na kailangan mong i-declare kung doon daw sa check-in ko? Sabi ko, wala. Kasi totoo lang guys, hindi ako nagdala ng kahit ano. Ang dala ko lang sa aking luggage ay damit. Damit at personal stuffs ko. Hindi po ako nagdalang pasalubong. Kasi, even po yung fiancé ko, never siya nagdadala ng pasalubong pabalik. Kasi for him, mabibili mo naman yan dito sa Asian market. Kasi yung tayo mga Filipino, it's the thought na parang okay lang, may pasalubong, ganun. Pero sa kanya, hindi. Kasi mahirap pag sumabit kasi immigration. May penalty yan. Pero kung meron naman po nakakalagpas, lusot, pero sa akin po, better to be safe than sorry. I'd rather spend na kahit doble yung presyo ng tuyo dito, doble yung presyo ng mga mangga, ganun. Sabi niya, mas okay na bumili na tayo ng ganun kaysa maharang ka sa immigration. Kasi may mga fruits po na bawal dito, mga seeds, may mga bawal din po. Dapat i-check niyo yun. Tsaka po, hindi niyo pwedeng itago kahit po i-bubble wrap niyo yan. Pag po na-detect nila na may dala kayong bawal, bubuklatin po nila yan. Tapos magpe-penalty po kayo. And ayaw nyo naman po magbayad kasi ang bayaran nila dito, thousands of dollars. Hindi naman po yan, ano lang, 1,000 pesos, okay na. Hindi po ganun. Tsaka hindi sila pwede dito yung pake o sa panlagay-lagay. Sila po ay very strict po sa ganun. Kasi po, yung safety rin po ang nila ang priority nila. Kasi syempre po, yung pest po na pwedeng madala natin galing sa Asia kasi hindi po akma yung weather dito. Tsaka po yung pest, kasi hindi po natin alam, unintentional po na may dala-dala tayong buto pero may pest po pala, hindi natin alam kasi hindi natin nakikita yung ganun po. So, wag na lang po kayo magdala. Then, pagkatapos po nun, ibinalik niya yung passport ko and inulit-ulit niya, okay, matatapos yung visa mo sa ganang date, ganun. Congratulations, welcome to America. Very kind po. Hindi kayo mai-intimidate sa mga tanong niya as in. Very friendly and smiley po kahit ang dami na nilang pinaprocess. And, mind you guys, sobrang bilis nila mag-process. Hindi sila yung papetex-petex. Kaya sabi ko, paano nila matatapos to? Parang ilang libo kami na nandito. Combined yung US residence, tsaka green card, tsaka yung visiting visa. Pero, hands up to them po. Sobrang bilis nila mag-process. Talagang ginagawa nila yung trabaho nila.
Then, bumaba na po ako. Tinanong ko saan ako bababa. Sabi niya, pwede daw ako bumaba doon sa may kaliwa. Pagbaba ko doon, yun na yung sakuhanan ng luggage. Tandaan niyo po kung saan ang carousel niyo makukuha luggage niyo. Kasi bago kayo bumaba, yung mga flight attendant pa ulit-ulit, pwede niyo makuha yung luggage niyo sa gantong carousel, ganun. So, sasabihin niya po sa inyo, para hindi na kayo malito, o saan kukunin ang luggage ko. And yung pagbaba ko, yung carousel, yun na yung mismo. Kumuha ko ng cart, tapos nag-antay lang ako ng ilang minutes, yun na. Tapos yung CR nila sa airport, sobrang laki. Sobrang laki. So, hindi po ako nahirapan na ipasok sa loob. So, ayoko pong iwan ang luggage ko sa harap ng pintuan ng CR ko. Kasi baka mamaya may magkamali na madampot yung akin. So, buti na lang, malaki yung CR nila. Ipinasok ko po sa loob yung cart. Nandun yung box ko, tsaka luggage, tsaka backpack. At tsaka yung expandable envelope ko. Diba? So, umiihi ka. Medyo praning po ako nung umiihi ako. Pagpaglabas ko, huwag kayong mag-alala kasi may wifi sa LAX. Anong unang-unang yung pagbaba nyo po ay mag-connect kayo sa wifi kasi wala pa kayong SIM card unless nag-roaming kayo. Pagbaba ko, hinanap ko agad ang wifi ng airport, LAX. Tapos, connect ka lang doon kasi public wifi po yun. Libre po siya for 2 hours. 2 hours ba yun? Hindi ko sure kung for 2 hours. Pero, hindi man po kayo siguro matatagal ng 2 hours doon. 9:20, nakalabas na ako ng airport. At diba, nandun na po, nakaabang na yung aking fiancé at family niya doon sa labas. And please don't forget to like and subscribe para makagawa pa kami ng maraming tutorial vlogs. And also, meron po kaming vlogs about sa life ko here sa US. So, nasa California po kami, LA. And kung gusto nyo malaman yung mga ginagawa namin or pwedeng mga date ideas, mag-subscribe po kayo para lagi kayong updated. Thank you so much. Have a good day.